Hey guys, another story of success na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating matutunghayan ngayon, na kung saan isa na namang matagumpay na kababayan natin na mag-asawang ito na nakapagpagawa na ng kanilang pangarap na bahay. Take note guys, sa edad po nila na 27 anyos, nakapwa talagang nagtulungan at nagsumika para ma-achieve or makamit nila ang kanilang pinapangarap na bahay para sa kanilang pamilya. So guys, ito po ay nagkakahalaga ng 450,000 pesos na kung saan ito nga po ay fully finished na at makikita po natin ang kagandahan mismo ng loob ng bahay na ito. And take note guys, ito nga po ay may full video house tour na kung saan na actual nating makikita at yun nga ay kuhanan na rin po natin ng idea ang about sa mga interior designs nito at yun nga ay meron din pong ibinigay na full details ng mga materials na nagamit dito upang maihatid sa inyo at mailathala rin natin upang magkaroon din po tayo ng idea if ever na magpapagawa na tayo ng bahay na ang sukat nga po nito ay 50 square meters. Na kung saan baka tayo ay magpapagawa rin ng ganitong style o ganitong kalaking bahay, eh meron na po tayong basihan at pagkukumparahan sa ating ipapagawang pangarap na bahay para sa ating pamilya. And also guys, ito pong lot area na ito ay 255 square meters. At yan nga at nakikita natin guys is nakabakod na and then also ibinigay rin po ang full details ng mga nagamit or nagastos dito sa kanilang pagpapabakod ng kanilang lot area na ito. So hey guys, it's me again. Rep Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update. And just call me Mr. Guys. So guys, ito nga po ang ating topic or pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay na mag-asawang Lani Asta at Jalil Asta. Ito pong mag-asawa na ito ay kapwa 27 years old at tunay nga naman talagang nakakabilib, nakakamangha dahil sa edad nilang ito ay nakapagpagawa na sila ng kanilang pinapangarap na bahay para sa kanilang pamilya. So guys, si Ma'am Lani po ay isang online seller ng mga RTW. At habang ang kanyang asawa naman na si Sir Jalil ay ahente po ng mga lupa. So guys, sa edad nilang ito ay talagang nga namang nakakabilib dahil talagang pinagpursigihan nila ito, anya nga ni ma'am, at pinagsumikapan, nag-ipon, hanggang sa nga unti-unti itong nabuo na dating ang pinapangarap lamang nilang bahay noon ay nasa totoong buhay na ngayon. So guys, ayun nga po, starting nung layout hanggang sa nag-file ng hollow block, hanggang sa puntong nagbiga na and then eto nga at nagkabit na rin po sila ng bubong and then as of now nga ay nakikita natin ay nagkakabit na rin po ng tile sa loob ng bahay. So guys, eto nga at pag-usapan muna natin ang nagamit or nagastos dito sa kanilang pagpapagawa ng bubong na kung saan ito nga ay ginamitan ng color roof and steel trusses. So guys, ayun po sa binigay na details ni Ma'am Lani na ang nagamit po nila ditong sa bakal or trusses ng bubong ay puro si Parlins po ito. At yun nga ay sa worth of materials, ay nakakahalaga po ito ng halagang 20,000 pesos. Puro si Parlins po yan, nakita naman po natin kanina. And then about naman po sa kanilang bubong or yero, ay gumamit po sila dito ng color roof long span rib type. Na kung saan, ito nga po ay lahat-lahat, ay gumastos po ng halagang materials na 27,000 pesos, kasama na po dyan yung gutter. And then ito nga po lahat-lahat guys, labor and materials ay nagtotal po ng 90,000 pesos about lamang po sa pagpapagawa ng kanilang bubong. So guys, ito naman po ang ating pag-usapan ngayon ng about sa kanilang tiles work. Na kung saan lahat-lahat po ng nagamit dito sa buong bahay na ito, sa CR, kitchen, terrace, floor tiles, and also sa CR guys, kasama na rin dito yung kanilang toilet and lavatory and accessories. So lahat-lahat guys, ayon po sa binigay na details ni ma'am, ay gumastos po siya dito ng halagang 100,000 pesos ang estimation cost niya po rito na nagastos. And also guys, ayon po't nakikita natin na meron na rin po siyang ceiling, sliding windows and doors, and also yung pintura. So yan naman po ang ating pag-uusapan ngayon.
So guys, ito naman muna ang ating pag-usapan ngayon ng about sa mga pintuan or doors ng bahay na ito. Naayon po sa binigay na details ni Ma'am Lani, na lahat-lahat po ang nagastos dito ay ang nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Yan po ay kasama na po ang hamba, panel doors, ayan at nakikita natin. And then kasama na rin po yung screen doors dito and accessories about sa mga pintuan. So guys, ito naman po ang ating pag-usapan ngayon ng about sa pangunahing materials na nagamit dito sa structural ng bahay na ito. Na kung saan, ang hollow blocks po ay gumastos sila or gumamit dito ng 1,350 piraso. Na kung saan ito po ay puro paligid lamang ng bahay at wala pong division sa loob. Dahil yung division po ng room ay ginamitan po nila ito ng metal stud at hardy flex. So ito naman po, about sa simento ay umubos po sila dito ng 110 piraso. About lamang po dyan sa structural ng bahay na yan. At habang ang bakal ay gumamit po sila dito ng 12mm, 10mm at 9mm. Sa 12mm po ay 30 piraso ang nagamit. At habang ang 10mm naman ay nakagamit po niyang 50 piraso. At habang ang 9mm po ay 80 pieces. So lahat-lahat po ito ay nagtotal ng 160 piraso about lamang po sa bakal nito. And dito naman po sa buhangin ay nakapagpa-deliver sila ng apat na elf na kung saan ito nga po ay pinampalitada, pinag-asinta. And then sa ready mix naman po na kung saan ito nga ay pinamfooting, poste at biga at flooring na rin. At yan ay nakapagpa-deliver sila ng dalawang elf. At yung sobra pong buhangin ay yan po ay isinama na rin sa kanilang pagpapagawa or pagpapa-flooring ng bahay na ito. So guys, ito naman po muna ang ating pag-usapan about sa kanilang kisame. Naayon po sa binigay na details ni Ma'am Lani, na ginamitan po nila ito ng hardy flex and metal faring. So yun nga guys, lahat-lahat po ang nagastos dito ayon po kay Ma'am ay umabot po ng 50,000 pesos. Yan po ay labor and materials na. Kasama na po dyan yung metal stud and hardy flex about dun sa division ng kanilang room. So guys, ayun nga po't nakita natin, totally finished na po yung bahay na ito na kung saan ito nga'y makikita na natin yung full video house tour. So ito nga po guys, pag-usapan na natin muna ang about sa sliding windows at pintura na nagastos dito sa kanilang pagpapagawa ng bahay. Nayon po sa binigay na details ni Ma'am Lani, sa pintura po ay gumastos po sila dito ng halagang 50,000 pesos na kung saan ito pong 30,000 pesos ay worth of materials at yung labor ay umabot po ng 20,000. And about naman po sa kanilang mga sliding windows, na kung saan ito po ay merong apat na piraso, at meron din po sa isang CR ng katamtaman lang or maliit. So lahat-lahat po yan ay gumastos po sila ng halagang 22,000 pesos about lamang po sa kanilang mga sliding windows. So guys, ayun nga po't nakikita natin na maaliwalas pa rin po yung space ng kanilang bakuran, na ang sukat po ng lupa ay 255 square meters. And then eto na nga guys, siya sa atin na natin mabuti at kuhanan na rin natin ng idea ang about sa interior design ng bahay na ito. Baka sakaling makatulong sa ating pagpapagawa ng bahay or yung tama lang at gusto nating i-attach or i-adapt sa ating pagpapagawa or interior design ng ating bahay. So guys, patuloy lamang po tayong manood at i-enjoy po natin ang video house tour ng bahay na ito. Ito po yung kanilang sala or living area.
So guys, ayun nga po't nakikita natin na tunay nga naman napakaganda ng pagka-finishing ng bahay na ito at totally talagang malinis ang pagkatrabaho at malinis din sa bahay itong si Ma'am Lani. So ito po ang kanilang kitchen and dining area. Ito naman po ang kanilang room. Ito naman ang kanilang toilet and bath. So guys, ayon po sa binigay na details ni Ma'am Lani, na ang sukat po ng bahay na ito ay 50 square meters, na kung saan ito po ay meron lamang na isang kwarto, kitchen and dining area, living room, isang toilet and bath, at maluwang na terrace. So guys, yung sukat po ng terrace ay 16 feet by 10 feet. At tunay nga naman talagang napakaganda ang pagkatrabaho ng bahay na ito at malinis ang pagka-finishing nito. And also guys, ang bahay na ito ay matatagpuan sa Tagum City, Davao, Mindanao. Ito po ang hometown ng mag-asawang Lani and Sir Jalil at ito po ang location ng bahay na ito. So guys, ayan nga po't nakita natin ang full video house tour na ito na kung saan ito nga ay 50 square meters at may isa lamang na kwarto. At sa mga nabanggit po nating details na mga materials ay dito lamang po about sa bahay na ito, hindi po kasama yung mga bakod at yung garahe. So yung nga hindi po nabanggit, ayan ay hindi na po natatanda ni Ma'am Lani, basta't ang total cost po na gastos dito sa bahay na ito, ayan nga po sa estimation cost ni Ma'am ay umabot po ito ng 450 to 550,000 pesos. Yan po ay labor and materials na. And also guys, ito nga ang anya nga ni Ma'am ay total cost po na gastos nila ditong lahat-lahat, kasama na po yung bakod, pati garahe at pagpipintura nito, ay halos umabot po ng 700,000 pesos ang nagastos nila dito sa buong bahay na ito at buong bakuran. So yun nga guys, once again, congratulations po sa iyo Ma'am Lani and Sir Jalil. Sa edad nyo na 27 anyos ay nakapagpagawa na kayo ng magandang bahay na ito. And take note guys, ito nga ay may sariling bakuran pa na tunay nga naman talagang pinapangarap nating lahat na makapagpagawa ng ganitong kagandang bahay at mamuhay ng mapayapa kasama ang ating minamahal na pamilya. And also, happy happy birthday po sa iyo Ma'am Lani. Ngayong araw na ito ay isa ka ng 28 years old. So yun nga, tunay nga naman talagang be positive lang ang life and more blessings to come para sa iyong birthday na ito. At yun nga, maraming salamat po sa pagpayag mo at pag-effort ng pag-video na ito upang ma-picture natin at maihatid sa ating mga manonood or sa kapwa nating nangangarap din na magkaroon ng bahay upang magkaroon din po sila ng idea about dito sa iyong pagpapagawa ng bahay na ito. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo sa vlog na ito, lalong lalo na na-motivate at nakapulutan natin ng aral upang makapagpasimula at makapagpagawa na rin tayo ng pinapangarap nating bahay para sa ating minamahal na pamilya. Hindi man natin ito kaya ng biglaan, gawin po natin itong step by step, paunti-unti hanggang sa ito ay mabuo natin at tunay nga naman talagang mas lalo pa tayong mamamotivate at mai-inspire dahil nga meron tayong sinimulang bahay at of course meron po tayong dapat tapusin. At isa ito sa magsisilbing inspirasyon sa atin lalong lalo na ito'y naunti-unti na nating nakitang nabubuo at tunay nga naman talagang napakasarap sa feeling. So ikaw kapatid,
Kung na-inspired at na-bless ka sa vlog na ito, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito'y ihahatid sa inyo ng buong buo ng inyong lingkod, Ref Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.